Pwede ba mag-asawa ng iba o makipag-live-in ang asawa ng namatay na SSS member na tumatanggap ng SSS pension galing sa kanyang asawang namatay? Pwede bang ilipat sa mga anak ang pension ng namayapang member kung ang kanilang ama o ina ay may asawa na o kalibin na? Yan ang tanong ng mga anak ng survivor pensioner na aking follower. Sabi nila, may kalibin na po ang papa ko. Si papa po ay tumatanggap ng pension ng namatay kong ina. Lima po kami mga anak nila na puro single pero hindi na po minor de edad. Pwede po bang mailipat sa amin ang pension ni deceased mother namin? Ayon po sa policy ng SSS, ang asawa ng SSS member na nakapaghulog ng more than 36 contributions ay entitled sa SSS monthly pension unless siya ay may asawa na o nakipag-live-in na sa iba. At ayon sa Social Security Act of 1997, a person who continuously receives monthly pension despite of premarriage or cohabitation shall be criminally liable under Republic Act 8282 or Social Security Act of 1997. Kaya kung i-report sa SSS na may kalibin na isang SSS survivor pensioner, ay automatic na mai-stop ang pension na natatanggap ng asawa ng namatay na SSS member at maaaring maparusahan ng batas. Sa tanong ng ating sender kung mailipat sa kanila ng mga anak ang pension, ay hindi, sapagkat sila ay hindi minor age o higit na sa 21 years old. Ang entitled lang sa SSS pension ng mga SSS member na namatay ay ang anak na below 21 years old o kung more than 21 years old pero physically or mentally incapacitated. Kung meron kayong tanong ay tumawag lang kayo sa SSS hotline o mag-message ka sa baba ng video na ito para masagot ko sa mga susunod kong mga videos. Please don't forget to share this video para marami ang makaalam. And please subscribe to my channel para lagi kang updated sa mga videos ko. See you in my next video.